mga ka-earstick. So ito yung continuation ng ating SMS, PS, power supply, second part. So i-apply natin yung ating theory about the diagram sa operation nito. Pagdating ka muna naman ng input para makapagsapat tayo ng voltages sa primary ng power supply. Sa power supply na ito, ito ay parehas ito, o yung application nito ay parehas sa mga switch mode power supply, katulad ng mga common na ginagawa ninyo, yung mga television unit. So iba lang yung pagkakadesign nito, maliit lang na power supply ito, pero yung principle and operation is almost the same. Ayan, nakabit ko na. I-plug in na lang natin para mag voltage measurement tayo dun sa mga test point na dapat nyong sukatin, yung mga importanteng mga test point na tinatawag natin. Siyempre, set muna natin sa 1000 na volts AC para ma-measure natin yung input. Approximately ang input nito mga 225-228 volts. Sukatin natin. Okay, ayan. Hindi masyadong mano, ibaba natin yung range. I-set ko sa 250. Then ayun. Ano, nasa sa 228 volts AC. So para mas accurate yung ating reading, sukatin natin sa ating digital. Set natin sa AC. And yung input voltage niya is okay, 228.5 volts AC. 228.5 volts AC. Yan yung ating input. So far, meron na tayong input. At yung i-measure natin yung output niya sa rectifier diode, no? Yung apat na diode na yun, ang tawag doon ay bridge type. No, yan, mayroon tayong apat na yan. Ayan, tawag dyan ay bridge type. So combination of 4 diodes. Ayan siya. Sukatin natin yung in, yung out nyan, no, dun sa anode at saka sa cathode, sa positive, negative. Kung ilan yung out na lumabas sa ating rectifier pagkatapos nung AC. So ito yung ating negative. Tapos ito yung ating positive side. Okay. Dapat ang range natin is DC para masukat natin 'yan. Kung ilang boltahe yung output ng ating rectifier diode na 'yan. So syempre, dahil DC na 'yan, tataas na 'yan sa ating 228. So, kung naka-range tayo sa DC, mas tataas yan sa AC.
Ayan, 301. 301 volts. So, mag-stay na lang tayo sa 300. Okay. Sunod. Sukatin natin yung input na pumasok dito sa primary winding, no, sa may input ng ating switching IC. So yung 4 pins na yon, kung ilan ang pumasok doon, standby. Check natin. After na dumaan siya sa coil o doon sa ating tinatawag na primary winding. So, dahil mababa ang resistance ng primary winding, expected natin parehas lang. No? Expected natin to parehas lang sa 300 volts. Ayan. So, 300 nga. So, nagpa-fluctuate yung atin dahil meron na siyang interference dahil dun sa magnetic induction, magnetic field. Ayan. Hindi niya ma-read ng tama. So, papaltan ko ito ng ano. Palta natin ng analog. Yan, dahil dyan sa coil na yan. Dahil nag-oscillate na ito eh. Gumagana na itong power supply na to. So, palitan natin na analog. To make it sure na 300 yung pumasok sa ating switching IC na yan. Okay. Ground. Then set natin sa 1,000. 300. Okay, between 2 and 4 ang reading niya. So that means 300 volts. Okay. So parehas lang, no, do sa ating rectifier na 'yon. Kasi dumaan lang siya ng mababang resistance dyan sa primary. So normal 'yan. Kapag wala kang nasukat dyan na 300, that means yung coil mo, yung primary coil, is open. Kapag wala kang nasukat dyan. So, sa situation natin na to, good yung primary at meron tayong standby na 300 volts DC. Okay. Another one is yung supply naman na pumasok sa switching IC natin, yung power supply niya na pumasok sa kanya, no, from auxiliary winding, yung isang winding natin na tinatawag nating auxiliary. Kung ilan yung B+ na papasok sa ating switching. Okay, yan. Meron tayong almost 11 volts. 10.9. Ang ating B+ auxiliary papunta dyan sa switching IC is 11 volts DC. So, kung wala rin tayong B+ dyan, so talagang may problema yung ating switching. Okay? So, ilan naman yung supply na papasok dito sa ating
switching, no, signal, yung data signal natin ito. Para mag-switch siya IC na yan, dapat meron siyang voltage na pumapasok dyan. Okay, sukatin natin yung ground. At yung positive, tutok natin sa pin number 3. And okay, hindi masyadong kumakontak. So, ilan yung supply na yan? Ito diagram natin. Try ko nga i-reverse. Okay, wala pa rin. So, ayusin ko lang yung pagkakatutok natin. Ayan, meron tayong 3.6 or 3.7. So, yan na pumasok sa atin. Nabol tayo dito sa para mag-switch yung switching mo. Yung pinaka data line natin, signal 'yan ang tawag diyan. Kapag wala 'yan, kahit na meron tayong B+, meron tayong standby na 300, tsaka yung 11.9 at walang signal voltage sa pumasok doon sa input do na galing dito sa coupler, ay hindi rin mag-oscillate o hindi rin gagana yung ating switching IC. Okay. Dito naman tayo sa coupler. Ito 'yon. Sa may diode side, anode cathode. Dapat may voltage din tayo ma-measure diyan, no? Dahil 'yan ang magbibigay ng signal doon para mag-switch ng switching. So, let's check natin kung ilan yung pumapasok. Ito yung mababang voltahe lang. Mga 1 volts lang ito. Ganun. Ayan, oh, 1.0 something. 1.05. Ganun. Check natin ulit. Oh, tama. 1.05 volts. DC. So, yun yung pumapasok sa input ng optocoupler natin. Ayan, 1.05. So, yan yung mga test point na importante na dapat nyo mini-measure kung may problema ang inyong SMS power supply sa either sa television. Ano? Alamin nyo yung primary winding, alamin nyo yung auxiliary winding, yung input and output ng optocoupler. Yan yung mga measurement na ginagawa. No? So, yung optocoupler natin ito, kumuha yan doon sa secondary, no? Secondary, at siya yung nagbibigay ng signal para ibato niya, no? Doon sa switching IC at magkaroon sila ng communication na tumawid na sa secondary yung voltage. Na kapag ganun wala, eh wala talaga tayong mami-measure na output. Sige, sukatin natin yung output. Ito, merong voltage siya, positive, negative, ground, no, positive 5 volts. Ito, itong isa na to, positive yan. And the voltage is 10.6. So, positive 10.6. Yung ating diode na yun. Yan, meron tayong output na positive 10.6. At yung negative side niya, closely ang kanilang voltage dyan, malapit or pwedeng exact same value, same voltage, pero closer yan dapat. Okay, check natin yung negative side niya. Negative side is ayan,
Negative side natin 11 point something, 11.1. Ayan, 11.1, negative 11.1 yung ating negative voltage. So, malapit, no? 10.6 and 11.1, positive, negative, out. Tapos, yung isang output natin, ito yung, itong 11 na to, ito yung bababang current lang, ano? Tsaka yung positive 10 natin, mababa ang current lang yan. Pero itong isa, yung big diode na to, yan, yung 5 volts na yan, no, malaki ang current nyan. Yan, meron tayong standby 5 volts. At yung 5 volts na to, yan yung sumusupply sa coupler. No, yan. Diyan siya kumuha ng supply. Sila yung nagko-communicate primary to secondary. Secondary to primary through optocoupler. Anyway, yun yung ganun yung mga action na nangyayari dyan, no? Sa circuit na ito. So, doon sa may secondary, after nyan, magkakaroon na siya ng tinatawag nating voltage distribution. So, i-unplug ko muna, no? I-unplug ko muna, tapos i-discharge ko tong cup na to, no? For safety purposes only. Yan, sukatin muna natin. Kung nag-auto-discharge, no? Dapat ito nag-auto-discharge. Kapag hindi nag-auto-discharge, ay sira yung inyong switching IC o yung mga regulator IC, no? Sa section ng primary. So, nag-discharge naman, no? Ayan, wala siyang spark. So, confirm na discharge na yung primary. Paano naman nag-ooperate yung ano? Yung ating optocoupler. Kasi itong optocoupler, siya yung magbibigay ng signal para mag-oscillate ito. Itong ating switching, di ba? So, ngayon, para mag-oscillate ito, kailangan na meron siyang madedetect na voltage dito. Once na nag-energize, nag-detect, feedback, then continuation ang switching nito, ikot uli, feedback na babalik sa kanya. So, siya yung nagbibigay ng information na may nakakarating na boltahe dito sa secondary, no? So, ngayon, kapag wala siyang na-detect na boltahe dito, siya rin yung bibigay ng signal na walang output, at ang tendency ng switching ay hindi mag-oscillate. Yan yung ano niya, operation, no? So, ngayon, tingnan natin kung paano nag-ooperate ito. Okay, pinunot ko na sa saksakan, so wala na tong kuryente ngayon. Simple. Simple lang, guys. Mag-ooperate ito by means of supplying the voltage at the input and this output, no, ang trabaho ng output ay bababa ang kanyang resistance, no, ito siya. Kapag bababa ang resistance niya, free na yung current makatawid sa paana ito, no, free na, kasi mababa na yung resistance, wala nang mag-oopo sa kanya. So hindi katulad kapag walang supply dito sa kanyang input, no, ay mataas ang resistance nito. So, dahil mataas ang resistance, hindi makakatawid yung current sa kanya. So, ganun ang operation nito. This optocoupler ay, ito ay construction ng isang diode at ng transistor. No? Yung diode, no, light emitting diode, no, nagbibigay ng signal
para bumaba ang resistance nitong transistor na to, yung collector at emitter. Okay? Kapag bumaba na yan, no, malaya na makakatawid yung kuryente from here, no, na 11 volts, makakatawid na sa kanya dyan dahil mababa ang resistance at susupplyan niya itong number 3. This sequence, this supplying of voltages, pin number 3, ay saka pa lamang magkakaroon ng switching action yung ating switching IC na ito. No? On and off siya. On and off, pass, on and off. Dahil sa on and off, nagkakaroon siya ngayon ng output na frequency, no? So, yun yung magpapa-oscillate sa primary. At yung primary, kapag nag-oscillate na yan, meron siyang on and off, fluctuation, on and off, no? Up, down, up, down, up, down. So, makakapag-produce siya ng sine wave. At yung sine wave na yun, yun ang magko-convert ng electromagnetic force to the secondary winding. Okay? At yung secondary winding, ipoproduce niya na secondary voltages. No? Kaya merong dalawa, positive and negative. Depende dun sa secondary kung ano yung required na supply na gustong gawin ng designer. No? But ganun ang principle. No? Na karoon siya ng electromagnetic, nag-transfer siya dito through secondary magnetic force, at i-rectify niya panibago para maging supply o distribution ng mga voltages to the different stages of electronics. Okay? Sige, sukatin natin ito, guys. Ilan ba ang internal resistance nito? Ito. Ayan. Yung collector-emitter na yan, ilan ba ang internal resistance niya? Okay, guys. Sige. Para malaman natin kung ilan, gaano kataas ang resistance niyan, so gamit tayo ng digital para mas accurate, no? Lagay natin sa ohms. Ayan. Sukatin natin to, guys. So wala tayong gagawin kung hindi tututukan lang ng tester yan, no? Walang polarity kahit saan dyan. Ayan. So meron tayong almost 19. Can you imagine? No? 19 kilo ohms or 19,000 ohms. Can you see? Dahil 19,000 ohms, 19,000 ohms, hindi makatawid kagad yung current dahil inoopos ito. Hanggat hindi nagbibigay ng signal yung secondary dito sa primary ng optocoupler para i-command niya na bumaba ang resistance at makatawid na yung current papunta dito sa switching. So, ilan yung voltahe dito? Ang voltahe natin kanina na measure is almost 1 volt. Yan. 1 volt lamang. No? Ang sinusupply para mag-energize itong switching na to. Okay? I'm sorry. Ang feedback na ito. So, sige. Subukan natin supplyan yung feedback na ito. No? Tingnan natin kung ano mangyayari sa resistance. Dahil kanina, meron tayong 29, no? 29 ohms. Kung susupplyan natin ng supply to, ilan ang gaano kalaking porsyento ang ibababa ng 19 kilo ohms, no, kapag meron ng supply, yung optocoupler na yan. Okay? So, supply natin to, ha? Lagyan natin ng 1 volt. Okay? So, doon yung positive side. Dito yung negative. Supply natin. Gamitan lang natin ng maliit na voltahe. No? Okay. So, yan. Kita ba siya? Yan. Kita ang tester.
Parang hindi. Okay, yan. So, tutok na natin agad siya dito. No? Tutok na natin agad siya dyan. Tapos, supplyan natin yung primary ng coupler. At titingnan natin kung ilang ohms ang ibababa niyan from 19 kilo ohms. Ha? Sige, try natin. Ito, lalagyan ko na ng supply. Ha, tinutok ko lang yan dyan. Ha? Tinutok ko yan. Ha? Lalagyan natin ng supply. Okay, game. So, okay, ayaw. Dali ah. Ito yung supply niya. Ang hirap i-contact. Again. Oh, tingnan niyo guys. Ulit. Sa unang lagay natin, kasi hindi naman stable yung output natin to. Ito ay bilang example lang. Pero kung ito ay continuous ang supply na binibigay ng hawak ko na ito, ay stable yung resistance na bababa. So, tingnan lang natin. Dahil yan ay 19 hanggang 20 kilo ohms, pag sinuplayan daw ito, magbibigay yan ng ilang output? 2.2 hanggang 30 ohms. No? Ulit. No? So, meron kang 20,000 ohms. Kapag nasuplayan daw ito, magiging 30 ohms maximum, no? No? So, ang pinakamababa niya kanina ay 2.2, no? Ulitin natin. Yun, meron pa nga 6.8 up to 31 ohms. Can you imagine, no? So, from 19 or 20 kilo ohms, magiging 30 ohms na lang. So, malayang-malayang nakakatawid yung current from here. No? Simula dito, malaya sa mga katawid. Kapag na supplyan tong ating optocoupler. At saka, pag kaya nakatawid na dyan, saka pala magkakaroon ng switching yung ating switching IC. No? So, lahat itong principle na to, kung paano nag-operate, ay applicable ito lahat sa klase ng power supply basta switching mode power supply and design. No? It's either na TV. Dito lang sila nagkakatalo-talo sa switching. Yung iba dito, transistor ang gamit. Yung iba dito, MOSFET. No? So, depende sa design. Pero yung operations and applications ng flow of current and switching action is almost the same. Okay? So, sana nagkaintindihan tayo. Sana nagkaroon ko kayo ng konting idea sa topic natin today. No? Again, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe na po kayo. Welcome, and this is my ERC Tech channel for video tutorial ng electronics. Again, maraming salamat and have a nice day.